Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Nandito naman tayo sa ating channel, Gabs Romano, upang magbahagi ng panibagong kaalaman. Ang pag-uusapan natin ngayon ay crank bar or extra bar o yung bent ng extra bar. Kung mapapansin dito ninyo sa glass board, meron akong detail at support at midspan. Kung saan ito yung makikita nyo madalas pagka install na kayo ng biga. Usually, kahit naman sa slab, mapapansin nyo na L over 4 ang ginagamit natin. Pero merong nag-exist na L over 3, L over 4, L over 5, L over 6. Kung titingnan niyo yung ano, yung detail ng at support saka at midspan, kung mapapansin niyo kung alin yung nawala dito, halimbawa dito, saka dito, pag i-compare nyo, mapapansin mo yung bandang gitna rito sa taas at dito sa baba. So, ibig sabihin, ito yung extra bar. Dahil ito ay continuous, yung bakal na to, yung apat na to. So, ang ibig sabihin niyan is, ito yung bakal na mula sa dulo hanggang sa kabilang dulo ay meron siya. Samantalang itong nawala rito sa isang side or nabago yung position, ito yung tinatawag nating extra bar or magiging crank bar. Paano ba ginagawa pagka meron tayong crank bar? Halimbawa, meron tayong beam dito. Say, gamitin natin yung L over 4. Dito rin, L over 4. So, dito sa L over 4 natin dito, kung saan 0 yung moment, nandito yung crank bar. So, ito yung ginagamit natin sa actual kasi mas madali kung gantong detail ang gagamitin natin doon sa extra bar. Hindi katulad ng continuous, pag continuous yung ating crank bar, kung mapapansin ninyo, marami kang considerations. So, kung ito yung L over 4, so ito yung pinaka-crank bar niya. So, pagdating sa actual, minsan mahirap gawin ito since kailangan i-consider mo pa yung 0.42D na mismong distance and then kailangan ito is 135 degrees. So, ito yung kukonsider mo. Samantalang ito, i-bend mo na lang ito ng 135 degrees tapos extend mo lang dito hanggang so at least tumampas man lang dun sa gitna. So, kaya natin ginagamit yung L over 3, L over 4, L over 5, L over 6. Pag sinabi natin L over 3, imagine kung meron tayong 4 meters na length ng beam. So, ibig sabihin, ang L over 3 natin dito is 4/3, that is equals to 1.33 meters. Tapos ito, 4 over 4 is equals to 1.0. And then 4 over 5 is equals to 0.80. Tapos L over 6 is equals to 0.67. Bakit ba lagi natin nakikita na kadalasan L over 4 yung nakalagay sa detail doon sa blueprint or sa plano? Usually kaya naman ito ang inilalagay. Kung titingnan natin, check natin yung differences ng lahat ng yan. Kung kukunin mo yung pinakamalapit or pinakamagandang average niya ng length, pinakamainam yung L over 4. Kasi imagine mo kung kulang lang ito ng 0.33, tapos ito 1.0, and then ganito yung detail natin, lumalabas na kung 1.33, hanggang dito pa siya dapat. So, kumbaga, meron pa siyang extension pagka ganito yung klase ng detail. And imagine yung L over 5 saka L over 6, 0.8 saka 0.67, safe yung 1.0. Ano ba naman yung 0.2 saka 0.33? Kung sosobra lang ng ganito, kesa putulin mo, itatapon mo, ilagay na lang natin dito as 1.0. So, kailan ba ginagamit yung L over 3, L over 4, 5, and 6? So, halimbawa, meron tayong beam. Ito yung column.
At ito yung discontinuous, ito ay continuous. Ang L over 3 natin ay nandito sa, mula rito sa gitna ng posi na to, ito yung L over 3, kung ganito yung detail niya, kung ganito yung scenario niya. So dito, ginagamit natin dito is L over 6. Although pagdating dito, medyo ganito yung moment diagram niya. Pagdating dito is 0. Nilalagyan pa rin natin ng L over 6. Kaya kakaramihan sa detalye at support saka at midspan. And imagine yung 0.67 eh 1 meter. Siguro naman hindi magiging malaking issue doon sa price, sa estimate, kung 2 feet lang naman yung may dadagdag natin doon lang sa corner. So meron na tayong L over 6. Meron tayong L over 3. Yung L over 4, okay na yung kanina, na-explain na. Kung L over 5 nung natin ito, halimbawa meron tayong continuous yan. Halimbawa meron tayong cantilever dito. And then tapos ito is continuous. So, yung L over 5 natin is nandito. Pag ganito yung detail. Ganito yung mismong beam natin. So, cantilever dito, meron tayo ditong L over 5. And then dito, pwede natin ditong gawing L over 4. So, sa total, kung titingnan natin yung lahat ng mga ratio natin na to, madalas natin gamitin is L over 4. Kasi naman, kung meron mang konting difference na 0.33 or 0.2, kung titingnan mo, meron naman siyang main bars, apat pa naman yung main bars niya, na meron siyang minimum na 16 mm diameter. In case na naputol siya hanggang dito sa 1.0, sa kasulad ng sinabi ko kanina, na-extend naman doon sa ano, doon sa bagong detail, sa actual, kung saan yung bent niya ay lumayo pa more than 1 meter. Dahil nga, konti lang naman yung differences ng L over 3, 4, 5, 6, at kung puputulin mo pa yung 1 foot, baka hindi naman masyadong issue yon kung 1 foot lang naman yung puputulin mo. So, pabayaan mo na yung 1 foot pagka dito sa 0.8 saka 0.67. So, based on the recommendation na ibinibigay doon sa plano or sa blueprint, ang talagang ginagamit natin is L over 4. So, ganito yon. So, ito yung L over 4. Let's say meron tayong 4 meters. Tapos, ito yung pinaka L over 4. So, ito yung pinaka top bar niya. So, ito naman sa loob na to, paglabas dito sa L over 4 na to, depende niya kung may development length or continuous siya. So, ito yung bend niya. Tapos sa ibaba, sa bottom bar niya, yung pinaka bend niya ay dito naman siya. So, ito yung madalas yung makita dun sa plano. Kasi nga, sa konting differences nito, and aside from that, inuulit ko, meron naman tayong main bar pa na apat o minsan lima yung main bar, minsan anim. So, meron pa namang main bar and then na-extend to katulad ng sinabi ko kanina. Yung pinakaunang stirrup niya is pumapasok na 5 cm or 2 inches. Now, the rest, papunta dito sa L over 4, ano na siya? Nasa 4 inches na siya. Kung ano yung ginawa mo rito, ganito rin yung gagawin mo sa kabila. So, dito naman, medyo malayo yung spacing ng stirrups niya. Nagre-range yan sa 150 hanggang sa 200 mm. So, ito ang kadalasan na ginagamit natin considering na ito lang naman yung differences. So, hindi naman siguro nabawasan yung ating estimate. Pagdating sa 0.33, ay lumulong naman siya ng 0.2.
Pero mayroong ibang design na mas safe pagdating sa ano, kung hinahanap nyo lang din ay safe. So, ito medyo mas safe talaga to. So, yung pinaka-top niya, that is L over 4 pa rin, L over 4. So, ito yung crank bar niya. Yung pinaka-ilalim niya, sa halip na L over 4, pwede namang gamitin na pinaka-safe na talaga to, L over 8. L over 8. So, ito yung crank bar niya sa L over 8. Pero yung kanyang stirrups, nandito pa rin sa L over 4. So, ganun din dito. So, ang natitira dito is L over 8, L over 8. So, bakit hindi na lang ituloy ito? So, iniiwasan lang ituloy itong crank bar natin dito, dun sa bandang ilalim, para yung pinaka-joint ng column at saka yung beam, eh hindi na siya masyadong maging congested dun mismo sa taas na yon. Finally, nasa sa inyo pa rin kung ano yung gusto nyong sundin base dito sa mga detail na nakikita natin dito sa plano. And still, always seek the help from our professionals. Pero kung gusto ninyo, pamili na lang kayo dito sa dalawa na to. Kung mas gusto nyo mas conservative, ito siya. Meron siyang L over 8 sa ibaba. Kung ito, at least meron pa naman tayong main bars. Kaya kung may konting differences, siguradong masusugpungan naman ng pagkukulang dito sa 0.33 para lang dito sa L over 3. So, kaysa muli, sana ay meron kayong natutunan kahit na konti man lang dito sa ating video natin ngayon. At kung nakatulong naman yung ating video na ating present ngayon, ay sana paki-like man lang po, paki-subscribe na po, at paki-hit rin po yung notification bell para updated kayo sa aking mga uploads. So, sa inyong lahat, maraming maraming salamat po.